Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itin na natin ang energy update for you ngayong May 1 to 15, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay, let's see what's coming to you, Aries. Ngayong May 1 to 15. Ooh, you have the Three of Cups. Meron mga celebration, reunion, meetups, events. Okay, with your friends. Or mas magsosocialize ka ngayon. Lalo na if it's something to do with your work, with your job, with your career, pwedeng meron ka ritong makuhang mga business partners or mga interesado sa trabaho mo or sa negosyo mo, mga clients, ganon. You also have the Queen of Pentacles. Wow! It seems na mas pinatatatag mo yung iyong connections sa trabaho, sa career. Yan. So, mas career-oriented ka ngayon. At importante sa yung mga connections mo. Mm-mm. Kasi yan yung nagbibigay sa iyo ng ano, ng nagpapalawak ng network mo. Woo, speaking of nagpapalawak ng network, you have the World card. So, yung iba sa inyo, you are going international or mas lalo nyong nilalawakan yung reach ninyo when it comes to your career, your business. And the World card is also about achievement. So, maaring meron kang achievement na maaabot, no? Ngayong May 1 to 15 related sa trabaho mo. Maaring merong ibibigay sa iyo na na award, no, sa iyong mga hard work, no, sa mga effort mo, no, effort mo sa career mo, sa trabaho mo, sa business mo. And may event eh, para siyang alam mo yung mga party-party sa mga cocktail parties ganyan dahil may sineselebrate sila. You also have the Knight of Cups. Oh, for those who are looking for romantic partner, okay, maaring merong kang makilala na person, no, sa isang event na makapagpapakilig sa iyo. This can be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kapareho mo, no. Wow, okay. Maari ring meron kang mga creative projects ngayon na related to your skills, your talents. Some of you may be traveling abroad this time, no? You have the Justice card. Libra energy. What is this? Ooh. Okay, yung iba sa inyo matutuloy na kayo sa inyong paglalakbay. Sa kung kayo mag-a-abroad or lilipat ng bahay, or meron kayong importanteng travel ngayong May 1 to 15, matutuloy na yan. And yung iba sa inyo, relaxation yon, no? Form of relaxation dahil gusto nyo na makawala muna sa ano, sa limelight or sa gulo ng mundo, no? With the Hermit card. And the King of Pentacles, some of you are also focusing on your money, no? Oo. Parang dito rin kasi si King and Queen of Pentacles. So, it seems that if you are in a relationship right now, yung person mo ngayon ay katuwang mo sa buhay, no? Pagdating sa finances. Pwedeng pareho kayo may negosyo or nag-ano talaga kayo, nagtutulungan. Cleanse. Caution. O, mag-ingat, no? Sa inyong health, sa inyong kalusugan. Pinag-iingat kayo. Maaring kailangan nyo ng may baguhin sa inyong lifestyle na alam nyong unhealthy sa inyong kalusugan. Okay? Be careful. And some of you, parang ano, nagmamadali kayo na makita nyo yung ano, yung bunga ng inyong mga pinaghirapan. No? Alam mo yung parang nawawalan ka na ng patience. But, ano, huwag ka masyadong
yung parang mainipin. Mm-mm. Kasi darating rin yan. Kasi you are about to experience growth, no? In your career, finances, sa buhay mo. So, kailangan lang maging ano ka, patient. Oo, kasi yung iba sa inyo, maaring nag-overthink na. 12th house kasi is about your mental health, no? So, maari ring ano, meron kayong kailangang alisin sa buhay nyo kasi may cleanse dito. So, pwede tong cleansing ng toxic situation. Meron kayong iiwasan or ika-cut off na person sa buhay nyo dahil hindi na siya supportive sa'yo or hindi siya nakakatulong sa pag-unlad mo. You're becoming more independent, no? Mas nagpo-focus ka sa iyong career, sa iyong sarili. And you are becoming more creative, generous ka rin sa pag-share ng talents and skills mo sa iba. And ikaw yung nagsisilbing inspirasyon, no, ng iba. Kaya gusto rin nila na maging kagaya mo. So yung iba sa inyo maaring you are seen in the public eye. Yung sabihin, meron kang following, pwedeng sa social media or kumbaga sikat ka, no, in your own way sa community mo. You are so much devoted. Ayan. Very confident. Kung ano man yung mga inefortan mo sa career, trabaho mo, relationship mo, this is going to be beneficial sa'yo. There is growth, no? May pag-unlad talaga. Ang nasa-sense ko rito, pwedeng merong babalik from the past, no? Person from the past na naging romantically connected sa'yo. And maaring ito ay mag-spark ng ano, ng kilig sa'yo or magsimula ng isang seryosong relationship. So, nasa sa'yo yan if ipagpapatuloy mo itong relationship na to. Wow, there is abundance. Alam nyo, Aries, yung inyong mga talento, no, yung mga kakayanan nyo, this is going to give you abundance and success. Okay? Kailangan lang alam nyo kung paano nyo gagamitin yung talents and skills nyo. Just make sure na hindi siya stagnant or tipong nakatago lang. You have to go out of your way and show the world, no, what you can do. Mm-mm. Para ano, wag mong solohin yan. I-share mo yung talents mo, yung skills mo, yung abilities mo. Sa career naman, no, communication. Sharing your voice to speak your truth will show your authenticity. Yung mga bagay na sa finances mo, no, na unstable at this time, I think magagawan mo yun ng paraan, no, with a clever energy. So example, unstable yung pasok ng pera sa iyo, magagawan mo ng paraan yan para you can make both ends meet at kumbaga magawa mo yung kailangan mong magawa, makapag-provide ka doon sa dapat mong mabigyan ng pangangailangan, no. Lalo na kung ikaw ay ikaw yung breadwinner. Mm-mm. So self-care din daw. Hindi porket may jowa, no? Yung jowa na lang ang focus mo, pati sarili mo, okay? And syempre kung wala kang person sa buhay mo, mas marami kang oras at panahon para sa iyong sarili. Yung iba talaga sa inyo mag-o-open up na, no? With the safe zone in reverse. Mag-o-open up kayo sa relationship kung wala kayo ngayong relationship. Siguro ngayon, mas mag-effort ka to meet new people, get to know others, no? Dahil syempre, ang relationship naman, di naman yan bigla na lang darating sa buhay mo ng ano, yung sa harapan mo, no? Kumbaga, you have to go out of your way and explore, get to know new people, no? Sa paligid mo. Tinan pa natin. For Aries.
May 1 to 15. Strength. So, ikaw ay magkakaroon ng sapat na lakas para maging confident ka sa lahat ng gagawin mo. Pwedeng sa career mo to, sa relationship mo, okay? Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength and on a continual basis. You are never really alone as we're always with you. So your spirit guides is always there for you. Okay? So that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.